What's up mga patid? Gusto mo ba ng webcam or camera effects kagaya nito? Maging anime yung iyong itsura or maging baby yung iyong face or kung gusto mo naman ng pink hair po, pwede rin. Ang lahat ng yan ay pwedeng gumana sa lahat ng streaming software. OBS, Prism Live Studio, Streamlab OBS. Actually, meron na akong vlog nito last year kung paano ko ginawa itong snap camera para sa iyong live streaming. Pero kasi mga patid natin, sa dami na nakita ko nag-tutorial paano gamitin itong snap camera na ito, hindi tinuturo dito kung bakit kayo nagkakaroon ng problema sa inyong mga live streaming. So hindi ninyo malaman kung ano yung cause ng lag, ano yung cause kung bakit nasisira ang inyong live streaming. Ang hindi ninyo alam, snap camera ang dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng problema sa inyong live streaming. So dito sa video na ito mga patid natin, syempre tuturo ko kung paano gamitin ang snap camera. At guys, the last part, it's kung bakit kayo naglalag. Kaya kung gusto nyo pa makakita ng streaming tips, unboxing, PC build at tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe at sumali ta bell para mag 100k na si Boss Lucio. So tara, umpisa na natin. Dahil streaming 101 na naman itong video na to, baka gusto mo ng mga animated webcam overlay, animated template para sa iyong streaming layout, animated alerts, animated panels, everything, it's all animated and high quality and copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Onda TV. Sa Onda TV, nandito na ang lahat ng needs mo kung ikaw ay streamer or content creator. Pwede kang gumawa ng sarili mo dito mga badges or avatar. May mga iba't ibang overlays din para sa different platform. And ang lahat ng klase ng template meron dito para sa iyong streaming layout. Once na nakapili ka na, meron kang option if you buy a single or a package. But I must recommended na bilhin mo ang package dahil meron ka ng overlay, stream alerts like followers, donations, new subscriber, and etc. At syempre, nandito rin ang webcam overlay at napakarami pa. So, ang lahat ng ito, it's all animated and high quality. So, ano pang inaantay mo? May lalabas na link dyan sa screen. Yan ang www.own.gg/boss_Lucio or nasa description box. And syempre, dahil love na love kayo ni Boss Lucio, meron kayong 50% off pag bumili kayo dyan at ginamitin nyo ang aking link. Basta wag lang po ninyong kalimutan gamitin ang coupon code na Lucio mga patid, automatic na 50% off na yan. So tara, balik na tayo sa ating topic. So ito na nga, balik tayo sa ating topic. So guys, syempre kailangan nating install ang snap camera application at makikita nyo yan sa description box. So from here, the snap camera snapchat.com, click the download mga patid. And dito pa lang, alam na ninyo yung reason. Okay guys, okay para sa ating last part. Operating system Windows 10 64-bit or newer mga patid. Mac OS 10.13 or newer din. Para sa hardware mga patid, minimum of Intel Core i3 yung requirement dito. At para sa AMD mga patid natin is yung FX4300 na may 2.6 GHz. At sa RAM, kailangan may at least 4GB na RAM kayo mga patid para ma-run nyo ng smooth itong snap camera. And para naman sa GPU guys, pwede rin naman dito ang mga low-end na Nvidia GeForce at yung mga AMD Radeon. So guys, scroll down nyo lang mga patid natin. Check nyo lang tong box na to and I am not a robot. And download for PC or for Mac. Siyempre, after your download mga patid natin, you need to install to your PC and click next, 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 next guys. Apply na lang kayo ng specific folder kung saan nyo siya gusto ilagay. And then, i-open na po natin yung snap camera. So, break lang tayo ng onte. Magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay JC Lagudas at kay Maro TV. Shoutout sa inyo. Dalawa lang yung nakita ko nagpa-shoutout sa ating last video guys. So, kung gusto nyo mo magpa-shoutout guys, comment down below. So, ngayon mga patid natin, once na naka-open na ang inyong snap camera, punta muna tayo dito sa settings. So, dito sa settings mga patid, choose your camera. So kung ano yung camera ang gusto ninyong gamitin mga patid natin, gamitin ninyo. Walang problema dyan. Para naman sa resolution mga patid natin, maraming option naman dito ng resolution. Pero mga patid, may downside ito at mamaya malalaman ninyo. So guys, stay na lang ako sa 30fps po. Pwede na po yan. And para sa aking microphone guys, kung ano yung gusto ninyong gamitin na microphone, ako guys, ang gagamitin ko this microphone. And run snap camera on system startup. It depends on you mga patid natin. So ako, uncheck yan. Bubuksan ko
ko lang siya kung kailan ko siya gusto buksan. Flip the video preview. So mga patid natin, eto yan. So magiging baliktad ang inyong camera mga patid pag gusto nyo ng flip. Pero ako guys, syempre ayoko nun. And apply retouching video and activate lens. Nasa sa inyo na yan guys. Optimize green screen mga patid if you have a green screen. And hotkey guys, it's up to you kung gusto nyo maglagay ng hotkey. So control 2 para sa akin kung para i-turn off or turn on yung lens or yung effects. And the trigger effect mga patid natin is control 3. Once na okay na yan mga patid natin, makita nyo po dito ang iba't ibang mga lens filter. So ako guys, ito yung gamit kong tatlo. And makita nyo po dito sa ibabaw mga patid na may parang lens hotkey. So guys, sa lens hotkey na yan, meron akong control Z, control X, control C. Mga patid natin, ganito po ang magiging effect nyan. Once na pindutin ko po itong control Z guys, magkakaroon ako ng automatic na anime. And then guys, control X para naman sa baby, control C guys, and para sa pink hair. And control 2 para kung gusto kong i-turn off again yung aking lens. So ganun lang kasimple mga patid. Pwede kayo mamili dito ng iba't ibang mga lens guys. Sobrang dami ninyong pwedeng pagpilian dito sa snap camera. So ngayon, paano mo ilalagay yan sa iyong OBS studio or sa inyong mga streaming software? So open nyo ang inyong mga OBS studio and from the source mga patid, right click here, add, lagay tayo ng video capture device. And now mga patid natin, lagay natin dito snap camera and click OK. And guys, choose the snap camera and that's it. And scroll down mga patid natin, ito yung gusto ko dito sa snap camera guys. It's the audio output mode. Use custom audio device and piliin natin dito yung microphone na nilagay natin sa snap camera. So guys, ayan, that's it. Click OK. So makita nyo mga patid natin, pag tinurn off ko to, meron po ditong snap camera voice. Okay mga patid natin, that's my microphone kasi yan yung nakalagay dito sa snap camera. And that's it mga patid natin, ganun lang kadali gamitin yung snap camera sa ating mga OBS studio. So ngayon, puntaan na natin yung problema ng majority na gumagamit ng snap camera. So ngayon, puntaan na natin yung pinaka-importanting topic dito sa video na to na hindi tinuturo ng mga ibang gumagawa ng tutorial how to use the snap camera on your live streaming. So mga patid natin, actually ang snap camera talaga is napakagandang software para mas lalo makapag-engage sa ating mga viewers. Pero mga patid, may downside nga talaga ang snap camera at ito yung pagkain niya ng mga processor or nung specs ng ating PC. So ngayon mga patid natin, makita nyo po dito na ang ginagamit natin dito guys, it's 26% na ng CPU and mga patid natin, ang memory is 34%. I have a medyo high-end na PC na. I have a 32GB of RAM. I have a good processor and a good GPU. Pero tignan nyo to mga patid, once na-activate ko yung snap camera, tignan nyo po yung gagawing kain nito sa aking OBS studio and sa aking processor and sa aking memory. So turn on natin dito yung ating anime effect and makita nyo guys na nag 33% mga patid natin dito yung ating CPU nang hindi pa tayo naka-live. Okay guys, nang wala pa akong nilalagay ng mga iba-iba't ibang elements dito sa ating stream, wala pang mga alerts, wala pang mga chat widgets, wala pang kung ano-ano. So try natin ang baby effects. So guys, naka-baby effects na tayo mga patid natin. Umaandar tayo sa 32% ng CPU. So i-off natin ulit guys yung ating effects. Tignan niyo yung mangyayari. So bumabaksak tayo ng 27 to 25 hanggang 24. Bababa pa naman 24? No. 25, 26, 27. So sa pink hair mga patid natin, kita nyo 32% na yung ating CPU. And sinabi ko kanina mga patid natin na dito magkakaroon ng effect etong camera resolution. Siyempre mga patid, sino ba naman ang ayaw na malinaw yung resolution ng inyong camera? So guys, meron tayo 1920 dito na 60fps. Meron din na 60fps na 720. So click OK, restart the app. Okay. So ngayon mga patid natin, lalagyan natin ulit ng effects. Magte-turn on tayo ng effects. Look at this. So makikita ninyo mga patid natin na gumagamit ako ng effects ngayon dito. At guys, umiilaw dito yung part ng GPU ko. 25% yung kinakain ng OBS Studio dahil mga patid natin sa effects na ginagamit ko ngayon na umapoy-apoy. And I choose the baby guys. Look at the snap camera mga patid natin. Kinakain po yung ating resources ng PC. 25% para sa snap camera. OBS 25% mga patid natin. And now, ginamit natin tong kalbo. Okay guys, look at that.
at look at that, guys. Nakikita nyo po ba, mga kapatid natin, yung kinakain na resources sa ating mga PC, guys. Pangit pala natin pagkalbo. Okay? So, sa mga kapatid natin, again, uulitin ko, wala pa pong mga elements sa aking OBS Studio. Wala pang mga alerts, wala pa yung game na nilalaro ko, wala pa yung mga kung ano-anong text, snap camera pa lang ang nakalagay sa OBS Studio na ginagamit ko, guys. And mga kapatid, makikita ninyo kung gaano kalakas kumain ng resources ang snap camera. Isa lang dyan, mga kapatid natin, from the CPU, GPU, from the RAM, mga kapatid, na makikita nyo sa Task Manager. And guys, lahat ng yan ay napaka-importante pagdating sa live streaming. Isa lang dyan ang mag-red or mag-100%, mga kapatid, magkakaroon kayo ng lag sa inyong mga PC. So guys, swerte lang ako kasi medyo meron akong high-end na PC. That's why, mga kapatid, kahit kanina sobrang lakas po ng kain sa snap camera, eh kinakaya po, mga kapatid natin ng aking PC. So again, mga kapatid natin, ang snap camera is libre lang. Pwede siyang i-download nino man, mga kapatid, na may PC, Mac. Pero yun na nga, guys, yung nagiging problema. Minsan hindi nila alam yung dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng lag. Ang hindi ninyo alam, mga kapatid natin, ang snap camera yan. Kaya ang pagtingin sa task manager habang naka-live, mga kapatid, ay malaking bagay or malaking factor. Kasi dyan nyo po matatrack kung ano yung pinaka-cause ng inyong live streaming lag. Okay, dyan nyo pa makikita kung bakit kayo nag-lag, kung ano ba yung kailangan ninyong i-upgrade in the future. Kailangan nyo ba magpalit ng RAM, GPU, or processor, guys? Hindi naman talaga sagot lagi ang bumili ng high-end PC, mga kapatid. Actually, malaman lang ninyo yung pinakakulang ng inyong PC. Okay na yan. So hanggang dito na lang to, guys. Sana nakatulong again. And kung ito ay naging helpful, baka naman pwede ka mag-comment dyan sa baba. Malaman ko ang iyong saloobin at kung gusto mo magpa-shoutout para sa next video. So again, mga kapatid, road to 100K pa rin po si Boss Lucio. Kaya kung gusto nyo makakita ng mga streaming tips, PC build, unboxing, and tech review, don't forget to like, share, and comment, and subscribe. At yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So again, I'm Luis De Ortevez, aka Boss Lucio. Happy streaming!